na pag-alamang madalas ilabas agad si player dahil panayang error kapag nasa loob ito. Magandang araw mga kaabante, I'm Sarah Acido, your Queen Bee, Queen Basketbolera. Narito tayo para sa isang episode ng mas minasaya at mas minagandang Sport Talakan. Bago ang lahat mga kaabante, huwag kalimutang mag-like sa aming mga social media page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Tumutok lang kayo dahil tatalakayin natin ang mga naging mainit na issues sa ating Atletico Radar, makabuluhang post sa ating Pose of the Week, makipagkulitan kasama sina Phoenix Fuel Masters Guard RR Garcia at TNT Katropa Guard Simon Enciso sa Atletico Lit at ang blind item sa ating Hula Hoops. Kaya simulan na natin sa ating Atletico Radar. Baby number 2, Almazan buntis ang misis. Ipinoste ni Meralco Bigman Raymond Almazan ang panibagong biyaya sa kanilang pamilya. Ipinakita nito ang larawan nila ng kanyang misis kasama ang kanilang panganay, na makikitang hawak nila ang ultrasound ng kanilang ikalawang baby. Ayon kay Almazan, hindi na siya makapaghintay na makita ang ikalawang baby. Bumati naman ang mga PBA player kay Almazan. So congratulations sa'yo Raymond Almazan. Maganda to kasi bagong season ng PBA, tapos may bago kang blessing. Kumbaga, mas inspirado, sigurado tong si Raymond na pag-igihan ngayong season. And sana maging healthy yung baby nyo, lalo na paglabas na. So, congrats ulit. Ikalawang Atletico Radar, presyo ng scooter ni Junmar, ginto. Tinanggap ni Junmar Fajardo ang kanyang ika-anim na sunod na PBA Most Valuable Player Award na nakasakay sa scooter. Kailangan ito ni Fajardo upang hindi malagyan ng pressure ang kanyang binti na nagkaroon ng tibia fracture. Napag-alamang ang brand ng scooter ni Fajardo ay Travel Scoot. At ayon sa brand na ito, ang kanilang scooter ay may pinakamagaan at most compact na electric mobility scooter sa buong mundo. Ikuwento ni Fajardo na regalo ito ni San Miguel Corporation CEO Ramon S. Ang. Nang makita sa Amazon website, nagkakahalaga ito ng $2,595 o tumataging ting na ₱131,229. Nako, kung ikaw naman talaga yung 6-time MVP at talagang bumubuhat sa team ninyo, eh talagang reregaluhan kita. Kung ako man yung CEO nyo, reregaluhan kita ng napakamahal na scooter. Saka mas makakatulong naman to sa recovery niya. Siyempre, mas kailangan na relax lang yung parte ng katawan niya na injured kesa naman naka-clutch lang siya. Tama ba? Naka-crutch, nakasaklay lang siya. Mas okay na naka-scooter siya. At least napapahinga yung may fracture sa kanya. Saka, sana maging mabilis yung recovery ni Junmar. And sana magtuloy-tuloy din yung success niya. At sana nakuha niya yung 7th MVP award niya tulad ng sabi niya. Pero sure ako, hindi ngayong season yun. So punta tayo sa ating Pose of the Week na galing kay Snow Badwa. I spoke to one doctor and he told me situation of Junmar Fajardo's injury might need more than a year to recover. And it is not yet sure if he'll be 100% by then. Kumbaga sa salamin, durog yan. Hindi lang basag yung buto. Masyadong nabugbog eh. Sana mali ako. Ayun mga kaabante, alam naman natin na marami talaga tong sources eh, si Snow Badwa. So, may chance na totoo yung sinabi niya. At kung totoo man yun, maging patient na lang tayo sa paghihintay sa pagbabalik ni Junmar dahil mahirap naman na pilitin niya at biglain niya at baka yun pa yung maging cause para mas lumala yung injury niya. So, take your time, rest ka lang. Mas maganda na yung sure tayo. Sabi nga nila, di ba? Slowly but surely, makakabalik din si Kraken. So, intay-intay lang tayo dyan mga kaabante. Atletico Lit naman kasama sina RR Garcia at Simon Enciso. Alam ko ba pag natutulog nilalaman ko ngayon? Huwag kang matulog para hindi ka lamukin. Attitude? Ang lason ba kapag expired na nakakalason pa din? I-try natin para maramdaman natin kung malalason tayo. Ang paksiw na bangus ba pag napanis na asin? Oh, huwag mong gawing paksiw na bangus para hindi maasin. Talino mo doon. Waiting. Okay. Bakit kulay dilaw? Kapukulan ng ito.
Kulang, dilaw na ito. Ano yan? Bakit kulay dilaw pero tawag kulang? Huwag mo, huwag mong buksan para hindi maging dilaw. Kainin mo na lang yung puket sa labas. Sa labas na. Isa ba, last na. So may exit ba lumalabas yung apoy kapag busy? So fire exit ba lumalabas yung apoy kapag may sinunog? Try natin sunugin para makita natin kung sa entrance nalabas. Thank you. Oh, answers are here. No cheating. Okay. Did you expect the unexpected? Wasn't the unexpected be expected? Wait. Say that again. That was a tongue twister. If you expect the unexpected, wasn't the unexpected be expected? I'm gonna just say yes, it would be expected. Okay. I don't know. Okay. What are the two things you cannot eat during breakfast? Cannot eat during breakfast? Two things you cannot eat during breakfast. Is this just a personal thing or is this for everybody? For everybody. For all of us. Oh, two things. Huh? During breakfast. During breakfast. All right, garbage. Oh my god! And water, because you can't eat water, you drink water. What about lunch and dinner? You can't eat that during breakfast. Got me on that one. Lunch and dinner? Lunch and dinner. That's the answer? God. Hey, Nick, what goes up but never comes down? Goes up but never comes down. Oh, God. Goes up but never comes down. Hello. Call a friend. Call a friend. Hello. The clouds. Age. Age. Oh God. Goes up but never comes down, right? This is crazy. Last one. How many months? How many months? Google them. How many months have 28 days? None. All. 12 months. Oh, I thought you said only has 28 days. I thought she said only has 28 days. Hey, they gotta reword the questions better, man. And it's loud. Drake's playing in the background. I don't know. Hula hoops naman tayo. Ang title ng ating hula hoops ay bangko. Sino itong PBA cager na nababanas kapag ibinabangko? Napag-alamang madalas ilabas agad si player dahil panay ang error kapag nasa loob ito. Sumakto pang ang coach nito ay kilala bilang istrikto. Hula tayo mga kaabante. Sino itong player na may letrang I sa pangalan as in init puwet sa bench? So bago matapos ang ating show, pasasalamatan ko muna ang aking mga personal sponsor. Maraming salamat po sa Catrion Wellness Clinic, Dr. Radier San Bonaventura Santos of San Buena Dental Clinic, at nice ka din po magpasalamat kay Dr. Richard Enrique. Muli ako inyong Queen Bee, Sarah Acido, at ito ang Sport Talakan.